Advance Happy Valentine's po sa inyong lahat. Ngayong gabi ay tatalakayin natin ang kapalaran natin sa pag-ibig dito sa ating guhit ng palad. Nakpakikuha mo nga yung pangkamot ko sa likod. Asan, Daddy? Doon sa ano, sa likod ng rep. Dali! Ala ay para sa mga bago nating manunood. Ay siya, huwag nyo gakakalita ang mag-subscribe at dudutin lang ang ating bubuwit na kampanang butones upang masundan din ang aking mga pasabog. Gayon lamang inyong gagawin. Kayo na po ang mag-adjust. Ito na, Daddy. Ano yan? Hindi yan yung isa? Yan yung ginamit mo na nakita ko kahapon. Ganun ba? Sige, kamot mo sa likod ko. Ito pong naka-blackened na mark dito sa aking right hand ay ang ating line of love. Yan po. Ang aking line of love ay wala pong Y-shape. Ganyan po, straight lang po siya. Ganyan. Ayan. Tingnan ninyo po ang aking line of love. Continuous, very flowing. Meron po siya ditong line of love din dyan, actually. Ayan. Yan din po. Ito po ang tinatawag nating sexual urge. Meron po tayo nyan. Yan po ang sexual urge na tinatawag. Yan po yung sinasabi natin na may dalawang minamahal. Sa akin, sa side ko, pagmamahal ko sa tao at pagmamahal ko sa Diyos. Yan pong ibig sabihin yan. Ito po ang aking line of love. Kung sakaling nakakita kayo ng ang inyong mga palad, tingnan ninyo ang inyong mga palad na merong ganitong hugis. Y-shape. Ayan po. Y-shape. Ang ibig pong sabihin niyan ay seloso o selosa kayo. Ganyan po. Iwasan ninyo magtalo kasi ang pagtatalo po, yan po ang takbo niyan ay paghihiwalay. Sa totoo lang, hindi po maganda. Maniwala kayo sa akin, hindi pa ako sumablay sa pagbabasa ng palad. Ang akin po ay matindi po ang aking pagmamahal sa tao, lalong-lalo na kung kayo ay hindi makulit. Mahaba po ang aking pasensya sa totoo lang, pero kapag ako po, alam nyo naman ang tao kapag natitrigger o nakukulitan, may mga tao po alas 12 na ng gabi ay nagsasabi pang, "Maestro, sige na po, maawa kayo, basahan nyo po ako, siswertin po ba ako sa aking pagmamahal?" Ganyan po ang sinasabi ng mga tao, ang dami po, lahat, alas 12 na ng gabi. Nagsasabi pang magpapasa ng palad. Kaya si Hodang magdonasyon kayo, walang problema sa akin. Pero hindi naman dapat na kasagsagan ng katulog ko ay nagsasabi pa kayong basahan ko kayo ng inyong mga palad. Okay lang ba kayo? Or talagang nagtitrip lang? Ganun po. Ito po. Yung iba sa atin ay merong mga parang balon na nakalagay na ganyan. Di po ba? Yung parang mga malalim yung dito natin, yung iba. Pag meron pong malalim na bagay, ayan po yung ating bitterness sa ating minahal ng husto. Tapos hindi tayo nagkatuluyan. Pero hanggang ngayon, yung taong yan ay hindi pa natin nakakalimutan. Kumbaga parang masama po ang loob natin sa taong yan. Yan ang ibig sabihin. Kapag meron po kayong mga cliff or balon dito sa ating line of love. Let's say, meron kayong mga
descending branches dyan sa inyong, meron kayong mga descending branches dito sa inyong line of love. Ang ibig pong sabihin niyan ay napakababaw ng inyong luha. Puro pighati at hinagpis ang dinanas ninyo sa buhay. Ganyan po. Kapag kayo naman ay meron mga ascending branches dito sa inyong line of love, yan, mga ascending branches yan, yung parang mga guhit-guhit na pataas na ganyan. Ang ibig pong sabihin niyan, yung mga guhit-guhit na pataas na ganyan, ang ibig pong sabihin niyan ay palaban kayo sa buhay or sa pag-ibig. Who cares? Parang ganun. Maaring meron kayong bot lines na ganyan. Sinasabi ng isip ninyo ay kaya ko to, kaya ko to. Pero sinasabi ng puso mo, nagdurugo. Ganyan po. May mga taong na nakakakita ko ng ganyan. Dito po sa ating dulo ng ating hinliliit, meron po tayong nakikitang ganyan, di po ba? Meron po kayong nakikita. Pagkapag meron po kayong nakikitang ganyan, ang ibig po sabihin niyan ay separation. Totoo lang. Hindi po maganda. Well, dahil naniniwala ako na wala pong forever. Maaring kayo ay nagkahiwalay through death do us part, mga ganyan. Namatay siya, ganun. Or maari namang nangapit bahay, nag-outside di kulambo. Ang ibig kong sabihin niyan, yung ating partner ay nag-outside di kulambo. Ganyan po. At meron naman yung tinatawag nating ganito, yung parang butil ng bigas. Yan po, ang ibig sabihin niyan, kapag meron kayo niyan na mga parang butil ng bigas, yung parang island na nakaganyan, parang mata, butil ng bigas, ang ibig pong sabihin niyan, kapag meron kayong ganyan dito sa line of love ninyo, ang ibig sabihin po niyan ay kayo po ay tatakasan o lalayuan ng inyong pinakamamahal. Yan po. Kaya, para po natin maiwasan yan, kailangan mahaba po ang ating PC, mahaba po ang ating pasensya, hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa butaktak-butaktak. Kayon, kailangan po ay, tayo po ay, minsan naman din, alam mo, kung tayo po ay magmahal, make sure na iwas-iwasan natin yung mapaghinala, selosa, bungangera, taktak ng taktak, dakdak ng dakdak. Ganyan po, dapat iwasan natin yan dahil hindi naman po sila lang ang nagkukulang. Maaring tayo rin ay nagkulang. Lalo na po kapag tayo ay hindi natin nabibigyan ng anak ang ating minamahal. Iiwanan po kayo ng inyong mahal sa buhay kung nakatagpo kayo ng partner o katipan o asawa na walang hangad kundi sundot lang ng sundot. Sundot lang ng sundot. Ganun po. Dito naman po, marami po pong mga senyales na, let's say ganito, broken lines ang inyong, ganyan, ang inyong line of love. Broken lines, magkahiwalay. Ang ibig pong sabihin niyan ay, hindi kayo walang forever. Wala po talaga kayong forever. Lagi po kayong napag-iiwanan. Yan po ang ibig sabihin niyan. Let's say naman, meron kayong parang tinatawag na broomsticks dito sa inyong line of love. Ang ibig pong sabihin niyan ay masyado po kayong mael. Or masyado po kayong mahilig sa gabi.
nangangalabit. Ayun pong ibig sabihin yan. Kung di naman kaya ay babaero si asawa, o di naman kaya ay nagsumasideline si misis, ganyan po. Real talk po tayo. Hindi nyo po ako matatakasan sa ganyang bagay dahil ako po ay veterano na sa ganitong mga gawain. Alam ko po, basang-basa ko po ang inyong pagkatao at ang inyong kapalaran sa pag-ibig. Kung kayo po ay magpapabasa ng tamang pagbasa ng inyong kapalaran. Ito sa totoo lang, no, mga bebe ko. Ang line of love, kapag yan ay apektado sa buhay natin, lahat ng buhay natin apektado na rin. Hindi tayo makakakilos. Maari magkaroon tayo ng depresyon. Maaaring napapabayaan natin ang ating pag-aaral o ang ating trabaho dahil sa sakit ng ulo. Dahil kapag tayo ay nagmamahal, binibigay natin ang lahat. May mga taong ganyan. Binibigay po natin ang lahat sa taong ating pinakamamahal. At minsan naman din, magtira tayo ng kaunting respeto sa atin para pag sa pagdating ng panahon na mangyari sa inyo ang aking ikinababahala, ay tihado talagang iiyak kayo at lalapit kayo sa akin, mga bebe ko. Sa totoo lang, hindi po ako, minsan nakikita ninyo, palabiro ako, kasi masyado lamang po akong jolly. Mabait po ako talaga sa totoong buhay. Masarap po akong kausap sa totoong buhay. Kaya lamang po, ang ilan ay hindi ako na nasasakyan. Napakabait ko po sa totoo lang. Yung iba naman ay masyadong feeling close. Sa totoo lang, paglalapit ay kahit gabing-gabi ay natawag, basahan nyo nga ako, maestro. Subscribers nyo ako. Hindi naman sa ano, no, minsan naman, mga bebe ko, bigyan nyo naman ako ng katahimikan ay. Minsan gusto ko na rin mamatay. Sa totoo lang, ay yung ibang tao ay napaka hindi marunong umintindi. Gayon. Kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po kayong mangiming mag-comment below para naman meron kayong mga suhestyon o may mga hinaing o may mga problema sa pag-ibig. Narito lamang po ako. Pero hindi po ako nagbibigay ng libre. Sa totoo lang, ito na nga lang aking pagbablog dito. Dini eh, malaki na ang aking ginagastos. Sa totoo lang, isa naman ko naman kukunin niya ang mga ano ninyo, mga sige na po maestro, wala po akong pambayad, ganito ganyan. Eh, hindi pambayad ang ano dito. Napakasakit sa ulo yan ang pagbabasa ng palad. Sa totoo lang, hindi ko ginusto na maging ganito ko. Pero naman, humihingi po ako ng pabor sa oras ko. Dahil ako po ay napakabising tao. Marami po akong ginagawa at marami pong lumalapit na tao sa akin. Maniwala kayo at hindi. Marami po, libo po ang mga taong lumalapit sa akin. Kaya napapansin ninyo, hindi po ba para akong namamaos? Bakit kanyo? Daldal ako ng daldal kanina na lang ang
Ang dami pa nagsabi, mga taga Japan, mga taga Korea, mga taga Dubai, mga taga Kuwait, meron pang Chicago, Illinois. Shout out po. Marami pa mga Canada nahingi ng pabor na kung maari daw ay magpabasa sila ng palad. Sa totoo lang po, ako lamang po na palmist at palm reader na hindi nagbabasa ng Martes at Biyernes. I-take down notes nyo yan. Sa mga nagpapabasa, gustong magpabasa ng palad ninyo, pakiusap. Hindi po ako nagbabasa ng palad tuwing Martes at Biyernes. At kalokohan yan ng ibang manghuhula na kapag Martes daw at Biyernes ay maganda daw ang enerhiya ganito gayaan. Ay gusto lang nilang kumita. Ako po ay hindi. Kahit papano. Eh ito ba naman? 15,000 subscribers na ako ngayon. Ah, nakita nyo naman. Ako'y kumikita ng $6,000. Oh, ayan. Ano na tayo? Transparent na tayong lahat. Kumikita po ako ng $6,000 sa ngayon. Maaring pataas siya ng pataas dahil dumadami po ang aking subscribers. Sila po yung nagbibigay sa akin ng lakas para gumawa ng mga videos na nakakatuwa minsan at minsan nakakatakot at minsan naman ay napakasaya. Eh di po ba? Eh masyado akong madaldal ngayon. Di po ba? Kahit wala na akong boses. Di po ba? Oh. Sa susunod na ating pagtatagpo dito sa guhit ng palad na aking o palmistry na sinasabi ay ituturo ko sa inyo ang lahat ng linya na nalalaman ko para maibahagi sa inyo ang aking kakayahan sa pagbabasa ng kapalaran ng tao. Alam nyo, tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. Hindi po ang tadhana ang nagbibigay o nagdidikta sa atin, kundi ang ating kapalaran. Tayo po ang may gawa niyan, hindi po ibang tao o ninuman. Huwag kayong naniniwala na ganito po talaga siguro ang kapalaran ko. Hindi! Kayo po ang gumawa ng inyong kapalaran. Ang inyong tadhana, ganyan ang ibig sabihin niyan. Alam niyo po, mabanggit ko rin lang ang ganito. Kapag meron po kayong, let's say, meron po kayong uneven lines, yung sinatabi nating pangit na linya sa inyong guhit ng pag-ibig, masyado kayong apektado, pwede nyo pong ipalaser yan, patanggal. Modern na ang tao ngayon. At ang ating palad, every 3 years or 5 years, nagpapalit yan, nag-iiba yan, minsan taon-taon. Nagpapalit yan, nagkakaroon tayo ng ibang guhit na gayaan. Sa totoo lang. O sige po, mahaba ng ating talakayin. Goodbye na lamang po sa inyo. Ako po si Maestro Guru. Maraming salamat po sa inyo. Bye! Thank you for watching. Maestro Guru. Don't forget to like, share and subscribe.